Hi guys, welcome. Dito sa Resan Taro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. The Hangman, you're stopped. The Lover's card. In love ka pero wala kang ginagawa. Mahal mo yung person mo pero wala kang ginagawa. You're stuck. Mas pinipili mo yung mag-imagine na lang, mag-isip-isip sa taong mahal mo pero wala kang gagawing action. Ganon. In combination of this, Lovers and the Hangman. Ayun o. Na parang kontento ka na sa pag-imagine, sa pag-isip-isip ng mga ano, yung masaya ka habang iniisip yung mga yun, kung ano man yung iniisip mo na yan, yung tungkol sa taong mahal mo, sa taong meron kayong soul connection, no? Lang isip-isip ka lang, ayaw mo take na action. Why? Parang happy ka na sa ganun. Walang movement yung connection. Why? Dahil sa goals mo. Dahil sa goals mo, dahil sa may mga pangarap ka pa sa buhay, dahil sa may ambition ka pa sa buhay, or possible isa sa inyo ay kasado na, or may asawa na, yung ganon. Dahil gusto mo na lang mag-focus sa success, sa ambitions mo, sa pangarap mo, ganon. Dahil possible na merong kang iniisip na magbabawal or may mali pwedeng hindi tama sa kung ano man yung mga sinusunod mo na mga rules, mga sa spiritual na paniniwala mo, yung mga ganun. Ano yung mga papasok sa buhay mo? Ay, wishes mo matutupad. Pag-grant yung wishes mo, we have here the moon. Yung, may mga gusto kang malaman. Secret. May malalaman kang mga secret, pati. At saka may mga wishes kang matutupad, may mga wishes kang mag-grant. Maring isa sa inyo ay kasado or committed sa spiritual, pwedeng ganyan, pwedeng priest or else ay kasado na, or else ay pinagbabawalan ng church nila, no? Kung ano man yung paniniwala nila, kung ano man yung organization. No? Kaya happy ka na sa pag-i-imagine na lang sa person mo. So, yung ganon. Ano itong mga wishes mong matutupad? O mag-grant? Ay, union to guys. Ayun o. Magkakaroon ng union sa inyo ng person mo na ini-inspayan mo or sa person na interesado ka, sa person na inaalam mo yung totoong feelings niya sa'yo, yung mga inaalam mo yung tungkol sa kanya na interesado ka kung ano yung mga feelings niya, thoughts niya towards you, kung ano yung mga ginagawa niya, ano, para yung pang-stalk mo sa kanya, or both of you nang-stalk sa isa't isa. Well, yan daw yun yung matutupan ng wish mo, magkakaroon ng partnership or union or reconciliation sa inyong dalawa ng person mo na yan. It's a wish come true. May mag-offer dito ng cup of love. May mag-reach out. Parang mag-say hi na lang siya. Or hello, ganyan. How are you? Kumusta ka na? So, kung English, kung foreigner, and they, how are you? Hi, hello. Ganun ba? May
may mag-message sa'yo ng short message or magre-reach out siya sa'yo, yung gano'n. Or tatawag siya sa'yo ng saglit lang, yung gano'n. So, yan. Meron pa ba na wishes mo na matutupad or magka-grant? Mag-grant. Balance. Yun talaga. Na magkaroon na ng ayun, possible magkakaroon ng justicia to guys. Magkakaroon ng justice sa ginawa na ayun, kadimonyuhan sa'yo. May ginawa na kadimonyuhan sa'yo eh. Pwedeng ibang tao to. Ibang tao may gumawa. Hindi naman yung personal. Andrew, I love you, my Maya. Ibang tao. Pinahirapan ka. Nagdusa ka. Naghirap ka. Pwedeng financially. Pwedeng iba-iba kasi yung scheme ng ibang tao. Alam niyo yung mga ingitin yung tao. Maraming naingitin sa inyo. Magkakaroon na daw ng justisya. O yun eh. Parang, natula na sila sa ginawa nilang kagdemonyuhan. Alam niyo na may mga taong demonyo at ugali. Mga, akala mo may karapatan, mangyalam sa buhay ng iba. Mangyalam sila, makisaw-saw sila sa buhay ng iba. Buti na lang kung kisaw-saw. No? Makisaw-saw or parang feeling lang ba? Na may karapatan, mangyalam. Pero na makichismis, okay lang yun. Oh, chismis lang naman eh. Pero yung, may ginawa talagang kadimonyuhan talaga dito sa'yo. Na kailangan ng hustisya. Ay nakatulan na ng ano, demonyo nga kasi kaya tulan ng ano, anghel ba maghatol dito? Anghel, mga angels? Mga angels na? Hindi. Ano to? Ano maghatol dito? Ang God? Ang God bang maghatol? Hindi naman. Ano ba yung maghatol dyan? Ang kamatayan, ang God ng kamatayan. Ang Diyos ng kamatayan. May ganun niya, may Diyos ng kamatayan. Oo guys, Diyos ng kamatayan. Demonyo. Demonyo ang mga tao. Marami bang tao yan? Marami tao ba yan? Gumawa na kadimonyohan sa'yo. Na magkakaroon ng hustisya. Yan ko ate. Hindi. Baka isa or dalawa lang. Kunti lang siguro. Pero, or isa lang. May ginawa yung kadimonyohan. No? Baka sabihin pa niyan ay ikaw yung dapat na matulan, no? Sabihin niyan, ikaw yung dapat makarma. May mga ganyan tao na sabihin nila, ikaw pa ang makarma kung na sila na yung nanalbahe sila or gumawa ng kasalbahian, no? Parang balik ta rin pa. Eh, hindi ganun eh. May Diyos talaga ng ano, na sa underworld, mga ganyan. Kasi doon sa pagamutan dati, yung kay, basta, pagamutan dati. Pinatawag na yung Diyos na tagapugot ng ulo daw, no? Yun yung tagapugot ng ulo ng mga mangkulam. Na mga demonyong klase ng tao. Yan yun. Diyos daw ng kamatayan ito. Hindi naman yung Diyos na. Siyempre, yung Diyos kasi na, ano, God of love, no? May God of love, may God of death din. Yung God of death, yun yung hahatol dito. Yan yung tagapusa pala ng mga masasama, yung God of death. Yan nga yung mabait pala yung God of Death na yan kasi yan yung tagapuksa ng mga demonyo kasi ng tao. Ayun. Kumbaga, bibigyan niya ng hustisya. No? Yung ginawa sa iyo na kasamaan. Ayun, hatula na siya. Ah, baka itagbo niyo sa impyerno or what? Hatula na nga siya. Baka basta makadimonyuhan itong ginawa niya sa iyo. Unfair justice. Kaya hatulan siya. Malalaman ka pati dito. May madidiscover ka pati. Yun yung mga blessings. Siguro yung mga, ano yan, mga kakayanan mo. Ano ba yung madidiscover mo sa ng mga blessings? Yung madidiscover ka. Ano yung mga yan? Ah, tungkol dun sa ano, guys. Ah, na mamamatay yung ano. Mamamatay daw yung nagpahirap sa'yo. Yun, nakuha ko dito. Clarify ko, ah. Tama ba? Na mamamatay yung nagpapahirap sa'yo, yung gumawa na kadimonyuhan. Eh, gusto rin tumansik. Tama ba? Para clear, clear, clear. Uy! May malalaman ka. So, isa na yan. Yung 13, no? Di ba, yung number 13 is Rahu energy. Yeah, magkakaroon na ng ending sa pagpahirap sa'yo na malalaman mo na
malalaman mo na lang, no? Parang blessing yan kasi mawala na nga yung gumawa ng kasalbayan sa'yo. So parang magkakaroon na ng justice. Nasalbahe ka pa niya ngayon or hindi na. Or maaaring continuous yung pananalbahe niya na feeling talaga siya, yung ganyan ba. Huwag kang hurt sa feeling na word kasi yung mga feeling na word, it's normal. No? It's normal na word yan. Feeling. Yeah, masakit yan pag tinamaan ka, pero that's a reality. No? Feeling talaga, yung mga ganon. God of death, yung, see? Namamamatay daw. Namamamatay pala. Yung nagpahirap sa'yo. Yun yung malalaman mo. Ano pa? Ano pa yung malalaman mo? Yung mga madidiscover ka. Malalaman mo na lang na mamamatay na yung nanalbahe sa'yo. And, to the chariot. Oh my gosh, Nine of Pentacles. Ito pala yung mga malalaman mo na may magte-take ng action sa'yo. Or paparating na, mag-arrive na, nag-arrive na, or paparating na, or darating yung kasaganaan sa buhay mo. Yung abundance, blessings, mga ganyan, no? Sa mga gumagawa ng patimonyuhan. Masasaktan talaga kayo, guys. kasi ganito yung reading. Okay. Pero pag yung mga nasalbay, of course, magustuhan nyo yung reading na to. So, ayan, depende naman sa reading. so, ito. Eh, ano magawa ko? Eh, ano mamatay na ito? Yung nakatulan doon ang God of Death. Na, ewan ko, baka kamatayan. Huwag ko lang tanungin, baka nga mamamatayan, no? Kamatayan, malalaman mo na lang daw mamatayan kung mga nakadimonyohan sa'yo. So, yan. Yan talaga eh. Alright. Kung wala ka na ginawang kadimonyohan, ay sa mga iba na nanood dyan, sa hindi naka-resonate, ay wala ka naman katatakutan. So, yan. Yeah, ibig sabihin yan, demonyo talaga yung ugali nun. Pinahirapan kanya. Ano bang reason niya? Ano bang reason nun? Bakit kanya pinahirapan? Anong reason? Inggit ba? Inggit na inggit sa'yo. Inggit kaya angels? Inggit. Yung gumawa na kadimonyo. Oo, nainggit. Nainggit. Nainggit daw kasi may taong malapit yung puso niya sa'yo, mahal na mahal ka niya. So, inggit yan kahit na hindi pa niya person yung person mo. Inggit yung reason kung bakit ganun. May mga blessings na paparating mo, nag-arrive na. Yun yung mga malalaman mo soon na, ayan o, may mga darating na mga blessings, abundance, magandang trabaho na talaga magustuhan mo, ma-enjoy mo yung work na yan, na masagana yung income. And, justicia. Justicia sa ginawang kadimonyuhan siya. Demonyo lang ba siya? Kadimonyuhan. Ginawa siya. Yeah. See? God of death. Ayan o. Para bang galit na galit yung God of death sa taong yan. Inis na inis siya. Or, nagmamadali, napuksain ang tao niya, na hatulan na, no? Ng kamatayan. Death eh. Yan yung pahirap sa'yo. Hatulan siya ng kamatayan. Parang ganito, ano na siya sa hatol, no? Harap na siya sa judgment. Judge na siya. Based sa mga nagawa niya, nakakadimonyuhan sa'yo at maring pati sa ibang tao may ginawa din yan. Kasi ingitira. Okay lang yung madami naman ingitira eh. Pero may ginawa siyang kadimonyuhan sa'yo dahil sa ingit niya. Yun. Yun, yung ibig sabihin na yun. No? Hindi na yun na magkaroon ng partnership, no? Yun. Na yun. yun. Yung demonyo na yun. Yun. Okay. What we have here is, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, and Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Capricorn again, and we have here the Four of Swords, no? Ay, yung magiging, ano na to, magiging,
payapa na yung isip mo, makaka-recover ka na. Siguro ayaw ko tantanan or ayaw kang patahimikin or ayaw kang, ayaw niyang makarecover ka, ayaw niyang yung nakakaahon ka or nakarecover ka sa pinagagawa niya. Siguro gusto niya pa rin na pahirapan ka, kaya ganun, puksain na siya or hindi lang puksain. Yun na nga eh, patay na nga siya dahil sa pagkaingitira niya. Dalasan kasi talaga ingit, guys, ingit yung walang magawa yung ano niyan, juice niyan. Sino pang juice niyan? Eh, iba-iba yung ano, God of Death, yung hahato dyan. God of Death na ang hato dyan. Yan yung tagapaghatol. Yan yung naghahatol sa mga masasama. Yung God of Death. Hindi naman yung God na ano, kasi God of Love, di ba? I think. Yan yung pag-alam ko. Yan yung tagapaghatol. Lumabas dito eh. Yan yung maghatol sa kanya. Taurus. Pisces. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Leo, Gemini. Cancer, Scorpio, Pisces again. So yan. Hindi yung God, hindi si Jesus Christ, hindi angel ang maghatol sa kanya. Kasi yung mga angels pala na yan. Hanggat pwedeng unawain nila, kasi mga angels nila, unawain. Pero mag-step in na yung God of Death, siya nangahatol, nagmamadali siya, galit siya sa taong sumalbahay sa'yo. Hindi ibig sabihin na yung God of Death ay masama yun. No. Yan nga yung tagapaghatol ng masasama yun, ng maladimonyo yung ugalia. Or demonyo na yung ugalia. Yung mga tao wala pababago ba? Sasamaan nila. Alam naman kasi ng spirits yan or entities or kung ano man tao dyan. Kung ano yung tama sa mali. Diba? Hindi naman nila mauto yan. Hindi naman nila ma-manipulate yan. Kapwa nila tao pwede nila ma-manipulate pagka mamanipula nila. Pero yung mga ganun, hindi na nila mamanipula yan. So yan. Ganun talaga. Dapat talaga may justisya. Sino tong person na mag-offer siya ng a cup of love? Ano energy nito? Makipag-ayos daw to. Hindi daw siya feeling superior, no? O, pag marinig ng iba yung feeling, naiirita na talaga yun. Ano, kumukulo yung dugo feeling. Kasi natatamaan. So, it's natural. Ang feeling. Masakit ba yung word na feeling? So, with the King of Wands, hindi siya feeling na superior. And with the King of Wands, oh, this is a person of confident, attractive, driven, ambitious, charming, hunter type. Napag-ayos na to sa'yo. Past person mo ba yan? Yung mag-offer? Past person mo, gusto niya ng rebirth with you. Yung magkaroon ng new beginning. Sa inyong dalawa. May nag-end. Sa inyong dalawa. So, it's your past person. Na nagbago na with the death card, ganyan. Ano yung energy ng person na yan? Mag-offer ng cup, a cup of love. More information sa kanya. Naka-recover na siya sa heartbreak, sa mga painful experiences niya, sa possible sa nangyaring breakup sa inyo. Naka-recover na siya, nag-heal na yung puso niya. And siniswerte na ito ngayon sa buhay. Wheel of Fortune. Luck is on its side. Swerte daw itong person na to. Ngayon, siniswerte na siya. Kasi nag-heal na yung puso niya. Naka-recover na siya. Ano yung intention niya sa'yo? Yung bumuo ng pamilya agad. With the Temperance in reverse. Hindi makapag-antay na bumuo ng pamilya with you. Na mapangasawa ka.
na magkaanak kayo, na mamuhay kayo ng masagana, abundant, kompleto, no? Pero may new person ba for you? May new person ba for you? Possible na destiny mo yan. Meron. Meron daw. Yun yung wish fulfillment mo. O yun yung makakasama mo. Siya na, yun yung person. Or, meron yung person or may pamilya to. So yan. Meron daw new person. Meron ding past person. Ano ba itong new person na to? Gusto ka bang mapangasawa niyan? Oo, gusto ka niya mapangasawa pala. Kaya pala, 10 of cups. Gusto ka niya mapangasawa, guys. Na new person na yan. Dalawang person ang gustong mapangasawa ka. Baka marami pa nga eh. Dalawang person. Past and new person ang gustong mapangasawa ka. Baka hindi lang dalawa. Baka hindi lang sila. Baka marami pa. Marami pa mga person or tao yung gusto kang mapangasawa? Hindi naman. Silang dalawa. Yung past person mo and yung new person. Sino tong new person? Ano yung energy ng new person? Energy ng new person. New talaga. Ay! Brought by the spirits, guys. Magkakaroon ng fresh start sa inyong dalawa. So, you can choose past and new person. Dala ng spirit. So, possible bagong soulmate yan. You know? Ano? For source. At, naka-recover na yan. Or kaka-recover lang din yan. Sa mga pinagdadaanan niya. Or yung sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. It's a new love. New person. Ano ba yung main energy ng new person na yan? Na gusto kong mapangasawa. Ay, competitive. And 6 of Wands, competitive. A very competitive person. Alam, makipag-compete yan sa past person. Competitive pa naman. Hindi magpatalo yan. Gusto yung magtagumpay talaga siya. Sino ba ang mas good-looking or attractive? New person or past person? Ano ba, sino ba yung attractive dito? Yung tanong pala natin, yung isa attractive. Pero tanong natin kung yung pinakamas attractive sa kanila. Yung past person ba ang mas attractive? Oo, past person daw yung mas attractive. Pero sino ang mas mayaman sa kanila? Past person din ba? Maybe. Hindi, yung new person na mayaman. Mayaman yung new person. Sino yung mas successful? New person or past person? Yung past person bang mas successful sa buhay? May mga natural na marami. Ay, hindi. Yung new person. Mayaman yung new person, guys. Pogi o maganda lang itong past person mo. Pero mayaman at successful or very successful. Competitive pa, matagumpay or in a public eye yung new person na yan. A very competitive person. Ano pa ba yung energy ng new person na yan? Para malaman mo. Oh. 4 of Wands in reverse. Unstable. Unstable to sa love life niya. Nakakahiwalay lang nito sa nakarelasyon niya, guys. No? And, pero positive pa rin siya. No? Na, wini-welcome niya yung new person. And ikaw yun. Ikaw yung personal bigay sa kanya ng spirits and siya yung person ibigay sa iyo ng spirits. Nadala sa iyo ng spirits. It's a new love talaga, no? Pero, sino ang totoong magmamahal sa iyo na magiging masaya ka, maswerte ka, na mamahalin ka ng totoo, na yung
hindi ka papabayaan, ganyan ba? Past person mo ba? Past person mo ba yung talagang mamahalin ka ng todo na tunay, tapat, at wagas? Oo, past person. Pero yung new person, mamahalin ka din yan ng tunay, wagas, at tapat? Din. Oo, din. Pareho siya ng dalawa, guys. Pero yun nga yung pinagkaiba nila. Yung isa, pogi or maganda, no? Yung past person mo. And then yung new person, mas, kumbaga hindi siya, kumbaga hindi siya manalo sa kapugian or kagandahan ng past person mo, no? Pero, mas successful naman. Matagumpay. At a very competitive person. And, ano to? Victorious, triumphant, successful, mayaman, wealthy. So, na sa'yo, sino pagpipiliin mo? Mayaman o pogi o maganda? Sino yung... Kung, pero pareho lang naman sila eh, na mamahalin ka ng totoo, ng tunay at wagas, di ba? Yung pagmamahal na, natutunan mo naman yun eh. Pero possible na mahal mo pa rin to. Mahal mo pa rin ba yung past person mo? Parang humihiling ka na ng ano eh. Or hinihiling mo na yung new person eh. Parang ayaw mo na ng past person eh. Mahal mo pa rin ba yung past person mo? Yeah, oo. Still attracted ka pa rin sa kanya. Sobrang attracted ka sa past person. And you're still connected. No? Nafe-feel mo pa rin yung energy niya. Nafe-feel mo pa rin siya. Minamanifest mo pa rin siya. So, and guys, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sigaw mo notification sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.